And they said, "Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it that he saith, 'I am come from heaven'?" Jesus therefore answered and said unto them, "Murmur not among yourselves. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up on the last day." Okay, dyan na lang po. So, pray pa naman. Salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na again, pag-aaralan namin at magbulay-bulayan, Panginoon, nag-aaralan, alamin yung kalooban sa bagay nito, Lord, sa bagay ng soul winning. Kung ito po ay ito ay something na pwede naming skip, kung ito ay hindi namin pwedeng skip, Panginoon, we pray na kayo pong magtuturo sa amin, mga kabataan, even sa mga nakikinig, Lord, sa ibang place, Panginoon, we pray na maging malinaw ito, Lord. Ma-encourage din po, Lord, ang mga medyo either tinatamad, may ibang excuses, Panginoon, soul winning. We pray na kayo po yung mag-usap sa amin, Panginoon, at gapala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako po na po. This is the will of the Father. Ang title po nito is This is the will of the Father. Subtitle is God wants to save as many as possible. Okay? This is the will of the Father. So, puro ganun na pag-usapan natin. Medyo basic to, pero didigdig natin. Kasi nga, minsan ganun ang purpose ng preaching. Hindi ka masyadong convinced. Diba? Ah, parang tama yan, pero di masyado. Kulang. Or kailangan mo pang ma-encourage. May mga doubts. No, parang alam ko tama yan, pero meron nang may lumalaban dito, hindi ko maintindihan kung ano yun. Sa puso ko may lumalaban. Hindi ko maintindihan. Pwede bang ano malaman ito at mawala to, paano ba yan? Okay? So yung purpose niyan, okay? Ang objective natin, we should not be hindered to make more and better soul winners. Yun ang ating last week, 'di ba? To make more soul winners, to make better soul winners. Kung meron na, pagawing mas maayos pa, kung kulang at laging kulang naman yan, no? Kailangan maging marami. So, sa kahit anong business man yan, di ba? May method kung paano maparami yan. So, ngayon, this year, subukan natin. Na kahit, sige, hindi kayo dumalo dito, yun yung pamember dito eh. Meron kayong dahilan, okay lang yun. Nasa inyo yun, para nagutin sa Diyos yun. No problem. Pero even sa ganun terms, we're actually want to help them. Okay, kung magpapatulong at yun naman ay I believe hindi kami magiging soul winner kung medyo yung church nyo ay hindi sold out dyan. So pwede rin, depende nga kung sino naka-influence sa'yo. Okay. So, sa amin, sa mother church, soul winning naman talaga ang Baptist independent. Kaso minsan na pag mayaman na rin, ano nangyayari? Natitignan ng pastor, hindi naman tayo dyan nagkaroon ng member eh. Diba? Pero actually hindi. Usapan lang namin ka. Last, diba? Last Monday, nag-meeting kami. Nagbaliktanaw si pastor. Doon naman talaga eh. Doon ka makakuha ng member eh. Yun at yun. Kung hindi man sila directly yung na-refer nila, may mga ganun eh. Yung nagtatagal minsan, na-refer. Kaya minsan yung napalakad lang dyan. Yung pala, kailangan nating mag-ano. Ano kayong permit kailangan natin dito? Sudad. Kailangan may signboard tayo kasi importante yun eh. Nasa Google Map nga tayo, yung mga ibang tao dito, ganun ka technology savvy. Hindi pa eh. So yung ibang member dyan, mapapalakad lang. May Baptist pala dito. Fundamental pa, lagi natin ito, King James, non-Calvinist. Tapos pag alam nila may isang Baptist doon na Calvinist, di ba? Kahit signboard lang doon na maliit sana. Alala niyo sa akin minsan ha. Isip ko paano eh. Kanino maghahanap ng permit. Okay? So, yun po ang ating introduction. Isa pa dito, sabi dito, soul winning can be learned, but many are hindering it. Diba? Na last week, nag-aaral natin, God is able, we are able. Pag natutuwang ka, kaya mo yan, no? Stephen, malapit na yan. Si Daddy, malapit na yan. E sumasama na kayo. Ibig sabihin, doon na yung gusto nyo mag-participate, gusto nyo talaga matuto.
may mga kailangan lang aralin. Okay, may mga bagay kasi talaga hindi yung pwedeng basta-basta lang eh. Nalusol winning. So, pero kung kaya mo pa rin, kaya mo, kakayanin mo. Meron kang kapasidad, wala kang, unless hindi ka talaga nagsasalita, okay? So, obviously, mga ganun eh. Kaya sabi ko sa inyo, mas ako, yung soul winning, mas gusto ko, lalaki talaga yung gagawa niyan. Though yung babae is, maganda rin kasi, daming babae sa ano, mas maganda sila yung mag-win, babae din. Okay? Ngayon, kung kaya ng Diyos, kaya natin, ano na lang yung minsang hindrance? Yun nga, may mga hindrance. Kasi may mga pumipigil. Okay, okay na. Ah, soul winning na tayo. Aral tayo, seminar. Tapos, may ma-encounter ka ngayon, roadblock. Ibig sabihin, na ano ba yan? Madalas is, tinatamad ka. Datlo lang yung nalagay ko dito eh. Laziness, lame doctrine, tsaka fear. Okay, actually, lahat yan actually, minsan, ay may kinalaman sa pagkukulang yan ng pastor. Okay? Kasi yung laziness, pag talagang nilid mo yan, kahit lahat naman tayo, tinatamad minsan, di ba? Pero pag ginanon ng pastor yan, eh, go yan. Lame doctrine. So, ibig sabihin, may mga doktrina na sa halip na ma-encourage kang mag-soul winning, katulad ng Calvinist, mapapaisip ka. Sabi, kahit ano pala mangyari, liligtas pala yan. Ba't pa ako mag-soul win? Di ba? Yun lang mismo, talaga may hinder ka eh. Kasi hindi mo pwede sabihin, ano eh, parang yung once save, always save. Totoo naman yun, nakaka-hinder daw minsan yun para, ano, maligtas daw. Yung, kasi actually, hindi rin eh. Yung mga works base. Nabasa ko ulit si David Claude nung isang araw eh. Talagang sablay eh. So, ang focus niya, mag-stay yung tao sa church. Okay naman yun, kaso, ang instruction sa atin ng Bible, ng Diyos, gawin natin yung dapat natin gawin, siya na yung magbibuild ng church. Yun ang sabi sa Bible. Kaya tayo, ang napansin nyo, hindi tayo heavy sa follow-up, ginagawa din natin yan, pero hindi ganun ka-heavy. Kasi parang lalabas, parang pinakiusap sa dami ngayong kulto ngayon, yung ibang member. Ito yun eh, yung ibang member, ang feeling nila, pa importante nila. Eh bakit? Kasi sinanay mo eh. Ganun yung ibang pastor eh. Parang naawa sarili. Wala, kunti natin, gusto ko dumami tayo. Di, please natin yung tao. Hindi nga tayo ganun eh. Okay? So yeah, so lame doctrines, Calvinist especially, ano pa? Hindi ko nalagay dito yung ano, yung complacency. Okay na yan, may church na rin sila, okay na yan. Yung tayong soul winning, mahirap yan, nakatakot yan eh. Ayun yung pangatlo dito, fear. Ayaw mag soul winning kasi either lazy, lame doctrine, or fear. Takot ka. And for good reason, pag naka-experience ka ng isa, dalawa niya, na-reject ka, takot ka na eh, di ba? So, kaya yun yung susubukan natin tonight, today, at saka soul winning natin, seminar, na maalis. Okay? Kasi okay, ready ka na eh. Eh, may nakaharang pastor eh. Diba? Alisin natin. Okay? Okay, spiritual to. Kaya ngayon, ha? Yung mga bata. Yung bata pa ako eh. Alisin natin yan. Okay? So, number one, ways to accomplish God's will. At ano yung God's will dito na nabanggit particularly sa verse 30, na ba yung sabi kanina? This is the Father's will, okay? Sabi dito, and this is the Father's will which hath sent me, that all that which hath given me shall lose nothing, but should raise it up again at the last day. So may duda ba kayo? Ano kaya yung kalooban ng Diyos dyan? Sa 40 pa, and this is the will of Him. So inulit lang, kanina, Father, ito, Him. That everyone which seeth the Son and believe on Him may have everlasting life, and I will raise Him up at the last day. Ulit-ulit ah. So, actually, ano ba kalooban ng Diyos? Masyadong generic yan, di ba? Actually, meron ako dito ilang verses na, ano po? Ano po? Okay, doon tayo pupunta, no? Pero sa Bible kasi, pag sinabi yung kalooban ng Diyos, anong gusto ng Diyos? Ikaw, ano bang gusto mo? Depende sa iyo kung anong ano, sa utak mo ngayon. Stephen, pag tinitingnan ko, nagbibinata na, iba-iba na ng ano nito eh. Iniisip. Diba? So, si nanay, iniisip. Sabi niya, wala pa akong ano, gift pa. Sabi niya, meron na, diba?
So, iba-iba tayo naisip. Pero ang Diyos, ano? Ano kaya ang gusto ng Diyos? Yan ang maganda malaman. Yes, nasa Bible yan. Ang term ng Bible dyan is will of God. Gusto ng Diyos, gusto ang kalooban ng Diyos. Pag nilook up natin yan, maraming kagustuhan ng Diyos. Okay? So, number one, pagdating sa calling muna tayo, ibig sabihin, sa pagtawag niya ng kanyang lingkod, ano ba yan? Meron tayong example dito si Paul. 1, 2, 3, 4, 5. Paulit-ulit sa kanyang mga epistle, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Doon marami siyang epistle, di ba? Yung actual na word, na phrase na will of God, nabanggit sa limang first verse, sa introduction niya. Okay, sa 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, Colossians, saka 2 Timothy, lagi niya sinasabi, ako ay apostle of God, Jesus Christ, apostle of Christ, the will of God. Okay? And then, apostle of Jesus Christ, by the will of God, apostle of Jesus Christ, by the will of God. Puro ganun, 5 beses. But ano yung sabihin niya ng by the will of God? Naintindihan dapat natin kung kilala natin si Paul. Okay, kung kilala natin si Paul, siya isa sa pinaka-unlikely na maging disipulo ng totoong Diyos. Dahil siya ay Hudyo, na medyo zealot sa kanilang tradisyon. At yun nga, ang past niya is, pumapatay siya ng tao. So medyo matindi to. Kaya lagi niya nababanggit yan, I believe, kasi hindi niya maitanggi kahit siya yung napaka-unlikely na maligtas at gamitin pa ng Diyos, siya ay naligtas at ginahit pa ng Diyos. At sabi niya sa sarili niya, siya ay apostol. Medyo mabigat, may mga kumukunta dito sa kanya. Kaya nabanggit niya yan, kaya naman ako yung apostol ngayon, ito ay kalooban ng Diyos. At nakita niya yun, nakita rin ng ibang tao, yung iba hindi agad-agad, kaya nga nagdudo sa kanya. Nakita ni na Peter and James and John yan. Okay? So kaya hindi, pag dinefine natin yung kalooban ng Diyos ngayon, ano yung kalooban ng Diyos? Minsan, salungat sa ating kalooban. Minsan, di natin maintindihan ang kalooban ng Diyos. Okay? So sa pagtawag niya, may kaloob siya. Pag gusto niya, kahit yan ay makasalanan, pwedeng gamitin ng Diyos yan. Okay? So pang general naman, ibig sabihin ito, yung hindi binanggit particular sa Bible, anong gusto ng Diyos? Pero binanggit yan para maintindihan natin, ano ba gusto ng Diyos? Sabi 2 Corinthians 8:5, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Okay? Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos nung sila ay nagbigay ng sarili na sa Diyos. Yun naman talaga ang gusto ng Diyos, di ba? And then sabi sa Galatians 1:4, who gave himself for our sins that he might deliver us from this present evil world according to the will of God our Father. So may kinalaman pala ito, soul winning din para tayo maligtas. Ephesians 6, not with eye service as men pleasers but as the servants of Christ doing the will of God from the heart. So hindi sinabi ko ano yung ginagawa, pero kung ano daw yung kalooban ng Diyos, ginagawa mo sa puso mo, maganda yon. Amen? Sa Colossians 4:12, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, saluted you always, laboring fervently for you in prayers, that you may stand perfect and complete in all the will of God. So, hindi binanggit particular kung ano yung kalooban ng Diyos, pero ang kalooban ng Diyos is isang range of, kung ano, gagawin mo, hindi mo gagawin, sa kalulugal, okay? Basta gusto ng Diyos. Okay? So kami mga magulang, anong gusto mo ba? Magulang ka na, ano pang gusto mo sa buhay mo? Para sa mga anak mo, kung mo gano'n. Gusto mo ba maging top 1 lahat to, pinaka the best? Ganun ba sinasabi ko sa inyo? Gusto ko sa buong ciudad, Lizelle, sila yung pinaka pogi, pinaka matalino. Yun ba yung goal namin? Ha? Hindi, di ba? Bakit? Kasi medyo generic lang. Gusto namin malusog kayo, maging lingkod kayo ng Diyos, maging soul winner kayo. Diba? Hindi ko sila gusto maging pastor lahat ng lalaki. Mga OA yung iba. Yung babae, dapat pastor's wife yan. Mga ganun eh. Hindi, pinagtalunan nga namin sa seminar eh. Ah, sa Baguio. May ganun kasi. So, in a way, kung rhetoric yan, okay din yun. Ibig sabihin, talagang gusto mo sa the best yung kalalagyan. Pero hindi mo pwede sabihin lahat yan, magpapastol lahat yan, ha? Asawa na. Hindi, ganun. Sabi ko lang na mali doon. Anyway, naintindihan nyo ba yung will of God? Gusto ko lang sa mga anak ko, malusog. Okay, hindi sila gamitin ng demonyo, gusto gamitin sila ng Diyos. Yun na yun. Medyo malawak, di ba? So may kalayaan ka pa rin. Pwede ka mag-doktor, professional ka, tapos tapat ka sa gawain ng Diyos. Pwede ganun.
Pwede kang magpasto, pwede kang hindi. Diba? So, ganoon ang kalooban nito. Sabi sa Colossians naman, Hebrews na lang. Hebrews 10:36, "For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise." So, hindi binanggit. Pero habang ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos, makakamtan mo yung pinangako din. Pero actually, pwede rin hindi. Pero gawin mo lang yung kalooban ng Diyos. Napagad na yan pag binigay niya yung pangako sa'yo. Okay? I mean, sa langit pala, mangyayari talaga yan lahat. Okay? Sa lupa, hindi lagi. Okay, sa 1 Peter 4:2, "That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the last of men, but to the will of God." So, tinutukoy dyan siya, mga Kristiyano. Ang kabaligtaran daw ng will of God is yung makamundo. Okay? So, yun lang. And then, meron ako dito ilang verse sa other will of God. Guys, sabihin nyo, hindi lang naman soul winning. Ito to naman yun. Hindi ko sinabi po yun ng kalooban ng Diyos. Ito yung mga example natin sa 1 Thessalonians 4:3. "For this is the will of God," ano yun, "even your sanctification, that you should abstain from fornication." Pero parang kanina din, hindi ka lust of the flesh, but the will of God. So, yung sinasabi dito, particular na sinabi dito ay sanctification. Ano yung sanctification? Na maging banal ka, separate ka sa sanlibutan. Kung ibang bata nakita mo, lahat sila party-party, lahat sila kung anong gusto nila, nakapabayaan lang sila, nakakaingit yun ah. Ba't tayo hindi ganun? Kasi sinabi sa Bible, separate kayo dapat. Ay, para kami mga weird sa kanila eh. Sa kanila lang yun. Eh, sinabi ng Diyos eh, nung sundin mo. Separate tayo sa kanila. Hindi na natin maano yun. Isa sa mga pinangaano sa atin lagi. Pinangaasaw nila. Eh, kaiba kayo eh. KJ kayo. Kakaiba kayo. Ang tanong doon, ang challenge ko sa inyo, lagi siya sabi minsan sa mga anak ko, huwag mong isipin kung ano yung uso, kung ano yan. Ano ba yung tama? Ano ba yung tama? Ngayon sinabi dito, ang tama, sinabi ng Diyos, gusto niya, separate kayo, ano nga gawin mo? Hindi naman sa lahat ng bagay, di ba? Kasi dito ka pa rin sa mundo eh. Diba nga? Internet ka pa, pag inalis na natin internet nyo. Monasteryo na to, okay? Yan ang kakaiba na, magreklamo na kayo. Pero hindi naman, di ba? 1 Thessalonians 5:18, "In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus." So, another example ng kalooban ng Diyos na particular na iba, na hindi soul winning. Gusto niya tayo magpasalamat, okay? 1 Peter 2:15, ano pa? "For so is the will of God, that with well-doing, ye may put to silence the ignorance of foolish men." So, gusto rin ng Diyos yun, na katulad ng ginawa ni Jesus dito, may mga diskusyonan. Kailangan mong labanan yung mga loko-loko, false teacher, at depensahan yung tamang doktrina. In the process, ano mangyayari doon? Mapapasilent mo yung iba. Okay? At sabi actually dito, hindi nga lang to debate. Sabi dito, in well-doing, habang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, walang masabi sa, anong gagawin natin dyan kay, ano, kay Stephen? Wala akong masabi kasi anong sabihin ko sa kanya, mali siya, tama nga siya eh. Diba? So, ginagawa niya tama, sumusunod sa magulang niya, asarin ko ba yun? So, another will of God, na gumawa tayo ng mabuti para yung para mapahiya itong mga to. Okay, hindi mo target na mapahiya sila, kasama na yun. So, kasama yun kasi nag-a-again sila sa Diyos eh. Okay. And then last, is sa 1 Peter pa rin, 4:19, sabi nito, "Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing as unto a faithful Creator." So another is, minsan, nabanggit ko na ba yung 1 Peter 3:17, ganun din kasi, "For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well-doing." Napansin niya pa ulit-ulit, di ba? Suffer according to the will of God commit, sabi, to Him in well-doing. So, tatlong bagay, no? But, well, dalawa, especially, na, minsan, kalooban din ng Diyos na kayo'y magdusa. Yan ang totoo. Diba? Yan ang sabi dito. So, kaya minsan, pag tayo nagdudusa, kalooban ng Diyos yun. Ang ganda to, diba? Hindi iniisip ng marami to. Paglangkod ka ng Diyos, pag anak ka ng Diyos, dapat mabuti. Hindi ganun. Wala sinabi sa Bible na ganun. Hindi lagi.
Pero maganda rin minsan na alam natin yung parang hindi tayo magugulat. Ay, bakit ako galit sa akin yung tao? Siguro may mali akong ginawa. Eh, ginawa mo tama. Puro tama yung ginawa mo tapos ikaw ay kinagagalitan. Okay? Entindihan nyo ba? Huwag kayong magugulat. At kung hindi man kayo, yung ibang tao, bakit si Pasto? Gandahin galit kay Pasto. Ay, ako na sa kay Pasto. Daming galit sa kanya. Hindi siya popular. Diba? So, mali yun. Kaya nga sinasabi dito, kalooban ng Diyos, sa linaw, diba? Na minsan, di naman lagi, na kayo ay mag-suffer minsan. Minsan talagang kayo ay maghihirap dahil ginagawa ng Diyos, ginagawa niya yung looban ng Diyos at gusto na rin ng Diyos yun. Okay? Paano usubok? Para mga nag-aaral. Ba't ang hirap mag-aaral? Kagustuhan ng Diyos yun para matuto kayo. Amen? Welcome sa mga batang to. Okay, makinig kayo ng gusto. Napaganda ng topic natin. Kamusta si Ate Alex nyo? Okay lang, kamustahin niya. Ano yung kinakamusta ko, ha? Yung mga ganong katanda, dapat doon, nag-ano na eh. Datapat sa panambahan. Okay, so ngayon, nakita nyo ngayon, maraming kalooban ng Diyos. Pero, particular, ngayong araw, ngayong umaga, ang ating bibigyan ng diin, yung particular na sinabi ng Panginoong Jesus mismo, na kalooban ng kanyang ama na nagsugo sa kanya, ito ang gusto niya. Okay, okay yung sanctification, okay yung mag-suffer for Him. Pero sabi dito, binasa natin, ano? Ito ang kalooban ng Diyos na maligtas itong mga taong to. Amen? Amen? Soul winning, ang unang gusto ng Panginoon. Meron tayong dyan, ano, diba? Meron tayong preaching dyan. Hindi ko alam kung finish ko rin dito. Matama, dito, pero parang di na-record. Finish ko rin ilang beses sa ibang church. Yung first works, ibig sabihin, anong unang-unang gusto ng Diyos? Yung soul winning, yun ang gusto niya. Maligtas yung mga bata, yung mga tao. Ngayon, yung mga bata, magnaligtas kayo ng maaga, the best yun. Magpatuloy na kayo sa Panginoon, amen? Sa church, yun ang maganda, bakit ka pa ihiwalay sa Diyos? Kung naligtas ka na, dito ka pinagpala, dito ka naligtas, tapos gusto mo makipagkaibigan ka sa mga loko-loko, gusto mo ba yun? Siyempre hindi, di ba? So ngayon, dito tayo, medyo malalim to mga bata, pero ano lang kayo. Okay? So, yung may mga hinder dyan, alisin natin. Ngayon, paano ito ma-accomplish? Paano maalis yung mga hindrance? Sinabi na salita ng Diyos, kaya nating maligtas, kaya nating magligtas, okay? Sa pamagitan siya yung salita niya, at siya ang magliligtas, bandang huli, okay? Kaya nating mag-soul winning. So, anong kailangan natin gawin? So, verse 27, bilis lang ito, tapusin natin this morning. So, ang kwento ng John 6 ay medyo mahaba to. So, sa umpisa, nagpakain siya dyan. Kung maalala nyo, ng 5,000, may natirang 12 baskets. And then, natumawid siya ng Sea of Galilee. Ngayon, pagpunta nila sa kabilang side, may mga naghahanap sa kanya, may mga sumunod. No? Ano nangyari dito? Ito ang sabi. And Jesus answered and said unto them and said, verily, verily, I say to you, you seek me not because you saw the miracles, but because you did eat of the loaves and were filled. Sa Tagalog, kaya kayo andito kasi nakakain kayo. Hindi masama yun, pero dinidiretso sila ng Panginoon. Kaya naman kayo dito kasi kumain kayo eh. Pero hindi niya sinabing ayaw kong gawin niya. Ginawa niya nga, nagpakain siya, di ba? Pero dinidiretso nila ng Diyos. Ibig sabihin, hindi dapat tayo ganun. Okay, mga bata, hindi tayo dapat ganun. Maganda minsan, pinapakain kayo dito. Pero sabi na salita ng Diyos, sa 27, labor not for the meat which perisheth. Huwag kayong masyadong gustong-gusto yung kumain. Yung pagkain naman na yan, pagdating mo sa langit, hindi mo na kailangan yan. Kailangan ba ng pagkain sa langit? Kailangan mo itong pang ano na lang, pang para masiyahan ka. Pero hindi mo na kailangan kumain para mabuhay. Kasi hindi tayo mamatay doon. Pero may pagkain din doon. Okay?
Sabi dito, but that, for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you for him, hath God the Father sealed. Okay? So, pinag-usapan ito, walang duda, kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Kaya, dahil gusto ng Diyos ay maligtas ng mga tao, anong gagawin natin? So, number 27, verse 27, number 1, don't be sidetracked by the desire of worldly things. Okay? Paano ka maging soul winner? Kaya may mga kilala ko doon, sabi sa Mother Church, napapansin ko sa ibang lugar, ba't itong taong to dati, faithful soul winner, ngayon hindi na. Umalis pa nga ng church eh. Mayroon mga ginakalungkot. Mga masigad, mga mas masigasig yun. Talagang manamit yun, talagang ganda. Encourage ako doon, natuto ako doon. Ganda ang mga 5 years, nawala. At ano yung ituturo minsan na dahilan? Hindi naman ako makakain dyan eh. Eh, pero minsan nga, may pagkain na tayo, di ba? Minsan nga, pag soul winning, doon tayo nakakain na madami. Pero sa totoo lang, minsan tama yun. Ngayon, sinasabi ng Diyos, huwag kayong mag-focus dyan. Maganda yung kumain. Yan ang ano natin mga Baptist, kainan eh. Pero minsan hindi ganun, hindi lagi. Kung gusto mong kumain, magtrabaho ka. Yun yun, tuloy-tuloy yan. Habang nagtrabaho ka, kumakain ka, di ba? Ano ba yun, mga bata? Kaya meron tayong pera, may pagkain, kasi nagtrabaho tayo. Yun ang makamundo sa makamundo. Okay lang yun. Normal yun. Pero pag soul winning, ang usapan, tapos nakafocus ka pa rin sa libutan, last, ano, may soul winning, may kainan. Yung soul winning ngayon, walang kainan. Mga ganun. Eh, hindi nga ganun yun eh. O kaya, hindi ko nagustuhan yung pagkain. Kumain ka na, hindi ko pa nagustuhan. Tapos ayaw mo na. Yun nga, ganun yung mga worker na naalala ko dati. Ganun. Ang pangako, ang expectation nila, iba. Kala nila, yayaman sila, katulad nung ibang nakita nila, lagi may pagkain, pagpapalain, physically, hindi nangyari, umalis. Okay? Kaya number one, huwag ka mag-focus dun. Masasite ka dyan. Itong mga to, sumunod sila sa Panginoon, ang itsura nila, kahit nung inumpisa kong binabasa to, nagtaka rin ako eh. Ba't ganito ang Panginoon? Pero pag inaral mo na ang Panginoon ay matuwid, kaya niya sinabi to, yun ang totoo. Alam niya yung puso ng tao. Ngayon, masama bang kumain? Hindi. Pero pag yun ang iniisip mo para sumusunod ka sa Panginoon, para makakain, mali, okay? So number one, don't be sidetracked. Importante yung pagkain, importante yung mga ibang bagay, makinig lang. Pero mali na pag yan ang focus mo, hindi ka magiging soul winner. Hindi yan ang, ano, hindi yan ang motivation ng soul winner. Hindi yan. Iba, okay? So, number two, ito naman, okay, again, yung sa amin, sir, sabi ko, bakit, kapatid, ba't di ka na umatin? Ito yung sabi niya sa akin, out of the many reasons na possibly, yun ang maging dahilan, ito sabi niya sa akin, ba, ito eh. Sabi niya, sa church natin, ano naman eh, wala namang ano eh, wala, yung iba, parang plastika naman dyan eh, parang gano'n sinasabi. Basta yung pinaka-message nung sinasabi niya, na ano ko, hindi naman ako pinapansin, mayroon siya ibang expectation, gusto niya masaya. At gusto niya ata, siya yung focus. Kasi napansin ko din sa kanya, pag siya yung nagkukwento, malakas ang boses niya, di ba? Gusto niya siya yung pinapansin. Eh, hindi pwede yun. Okay? So, kaya number two natin, ano pa? Marami to, tatlo to. Mga murmurers, mga unbelievers, tsaka mga weak believers. Ibig sabihin, ito yung mga negative na tao. Okay? Sa church, kahit saan, may mga negative na tao. Anong gagawin pag may negative na tao? Kailangan mong gawin to, okay? Kailangan mong soul winning, eh may negative na tao. Anong kailangan mong gawin? So, para hindi ka ma-discourage, paghandaan mo na, okay? Sabi dito sa verse 41, medyo tatalon tayo, unahin natin yung negative, okay? Sabi dito, then the Jews murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. Nakita nila yung may nakilan Diyos. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, nandito kayo dahil sa pagkain, hindi sa miracle eh. Siguro nga tayo, karamihan sa atin, pag nakakita yung miracle, papalig-balig na tayo eh. Kahit hindi yung miracle pagkain, di ba? Pero sinigurado ng Diyos at tinukoy niya talaga, dahil sa pagkain, kaya nandito kayo. Kaya sabi ng Panginoon, ito, ng mga Hudyo naman, sabi, nag-murmur sila, sabi dito,
Ito, itong verse 41, nabasa na natin kanina ng 39 to 40. Kaligtasan ng kaluluwa yung pinag-uusapan. Eh, ba, tingnan nyo yung sagot ng mga audio. Bakit sila nag-murmur? Kasi, ang hirap ng kaligtasan na yan. Ganun ba? Ang hirap intindihin ng kaligtasan. Hindi ganun, sabi niya. Because, he said, I am the bread which came down from heaven. So, parang, inaano nila, ba't pagkain? Hindi pwedeng, ano, ibang illustration na lang. Okay? So, sinishift nila sa ibang focus. Importante yung kaligtasan. Tapos, tawag dito sa English kasi is nitpick eh. Ano ba sa Tagalog yun? Nitpick. Sabihin, pinipili, pipiliin mo yung mga bagay na hindi importante. No? So, may sinabi ka dyan, ano eh, mali yung pagkakasabi mo eh. Tulad ng mga preacher, for example, wala nang perfect na preacher. Okay, masyado bang malamig? Matayin ko na ito. Okay ka ba? Okay. So ngayon, pag importante pinag-uusapan, mga bata, ano? Ito yung pinag-uusapan, importante. Pipili ka ba ng usapang hindi importante? Ha? Maling-mali, di ba? Kung pinag-uusapan yung importante, dito na tayo sa importante. Ba't mo i-derail yung usapan? Ang daming ganyan. Pag nag-soul winning tayo, pag iba yung attitude ng tao, ano sabihin? Hindi, dipatihan muna natin itong isang bagay na hindi importante. Kaya ano yung dapat ginagawa natin? Isisteer natin sila doon sa importante. Hindi, mamaya natin pag-usapan yung ano. Kaya kung ano man tithing, yun ang madalas eh. Eh, bibigyan pera-pera lang yan eh. Saka natin pag-usapan yan. Ikaw nagpasok yan, di naman ako eh. Diba? Kaligtasan muna ng kaluluwa mo, pwede ba? Yung sinasabi ko sa akin, ihanda nyo yung sarili nyo. Kung may soul winner kayo, asahan nyo na may mga taong, alam mo na, gusto debate, gusto pag-usapan yung hindi masyado importante. Pero sinabi dito, doon tayo sa importante, okay? And then sa 42, ganun din, sabi dyan. And they said, is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he said, I came down from heaven? So, ang next na focus nila, mga worldly association. Ibig sabihin, eh, ba tayo makikinig dyan? Anak ba yan ng Mayo? Ayoko dyan. Hindi naman yan anak ng ano, hindi naman yan Amerikano. Gusto ko yung pastor, Amerikano. Diba? Eh, ganyan lang yan. Anak ng carpintero yan eh. Ganun na naman sa inyo yun. Kaligtasan ng kaluluwa yung pinag-uusapan. Ang gusto nila pag-usapan, kaninong anak ka ba? Alam nyo, kahit sa atin, mga pastor, ganun yan eh. Napapansin ko, oo nga, sa totoo lang, sa mga kwentuhan nila, sino ba yan? Ginagawa nyo ba yung kalooban ng Diyos? Sana, ganun ang tanong. Pero hindi, regardless kung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, kaninong anak ka ba? Yun ang totoo. Kaya kung iwas na iwas ako doon sa ganun eh. Kaya sabi nga sa'yo, gustong-gusto ko yung ano eh, preaching ni Pastor Andrew doon sa nepotism na yan. Ang eksaktong iniisip ko dati, pag binabasa ko yung Bible, yun ang naiisip ko. Pero bakit konti yung nag-preach ng ganito? Na hindi ka, kahit kaninong anak ka pa, kahit anong nationality mo, kung saan ka nakatira, kung naglilingkod ka sa Diyos, mataas ang tingin ko sa'yo. Diba? Kung hindi ka naglilingkod sa Diyos, puro ka pasarap dyan, puro ka pormahan dyan, wala akong pakialam sa'yo, hindi ako impressed sa'yo. Pero kahit siya sa pag na, eh, ilang ano na rin yung mga na-attend ako, mga conferences. Siyempre, nakikinig lang ako, di ako pastor noon. Mga pinag-uusapan ng mga pastor. Siguro, napaka-spiritual dito, kaya dito attend ako dito. Eh, pambihira. Yung kwento na lang sa inyo lahat, pero ganun, marami. Hindi lahat ha, may mga okay din, pero marami dun. Pag-uusapan, uy, yaman talaga niya, no? Ang laki ng ano, anong ginawa nila. No? Yung mga puro praise the Lord, puro minsan, ano lang, empty talk. Hindi nila pinag-usapan yung sinabi ng salita ng Diyos. So, nakakamisa, nakaka-discourage, di ba? Pero sinasabi ko dito ngayon, number two, paghandaan nyo yun. Patuloy ito, attend kayo. Sige, attend tayo. Eh, wala namang ano yun eh. Ay, yaman ba kayo dyan? Ano ba yun? Mga bata, pag sinabihan kayo, atin kayo may sadaya din, tapos yayaman ba kayo dyan? Sige, huwag na nga. Tama ba yun? Hindi, di ba? Kasi kalooban ng Diyos, salita ng Diyos ang gusto niyong malaman, di ba? Atin pa rin kayo, di ba?
Ganun dapat. Pero iba hindi ganun, kaya huwag kayong mag-focus sa worldly association. Sa verse 16, may sinasabi dyan. Sinasabi dyan is, many therefore of his disciples, when they had heard this, said, this is a hard saying, who can hear it? Okay? Sa Tagalog, ang hirap naman tanggapin yan, ang hirap lunukin. Diba, hindi yan sinabing mahirap intindihin, ha? Ang ibig sabihin dyan, ang hirap lunukin. Nag-i-illustrate ng Diyos, na si Jesus, na siya anak ng Diyos, galing siya sa langit. At parang sinasabi, kailangan natin kainin yung laman niya. Ay, hindi literal yun, ha? Ibig sabihin, kailangan natin panatilihin ng Panginoon sa ating sistema. Kailangan basahin ang salita niya, pag-isipan natin yung ginagawa niya at yung gusto niya ginawa niya. Okay, sabi ng iba, ayoko na niyan. Sa verse 61, some will take offense. Sabi dyan, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, okay, yung doktrina, okay, ayoko ng doktrina yan, he said unto this, that this offend you. Okay? No offend ba kayo? Ano yung offend? Medyo generic way, term yung offend. Pag sinabi offend, nasasaktan, na umaayaw, okay? Nagigilty ka dyan, tama, no? Na inaayawan mo yan. Nagte-take offense ka, so nasaktan ka, or na down ka, okay? Minsan ganun talaga, di ba mga bata, ito mga bata, pag pinagalitan kayo, alam ka naman sabihin, ay anak ko to, ayokong ma-down siya. Ayokong mag-galit siya sa akin. Therefore, kahit mali ginawa niya, sabihin ko, okay lang yan. Mali. Hindi niya matututunan kung ano yung mali at yung tama. Kaya ang Panginoon, sabi ko, oh, sige, na-offend ba kayo? Ganun ang Diyos eh. Yan ang tamang preaching. Hindi yung sorry po ah, sorry ah. Kung may kaibigan kayong bakla, sorry ah. Kasi sabi ng salita ng Diyos, mali yan eh. Kaya mag-sorry. Tama ba? And then last will sa verse 66, okay, dito din mga mahinang Kristiyano. Okay? Isa sa effect ng mga ng pag nag-soul winning ka at nag-preach ka ng tama para sa again, ma-save yung mga tao. Ano mangyayari? Sabi dito, from that time many of his disciples went back and walked no more with him. Dati sumusunod sila pero nung nakita na antindi ng doktrina mo, antindi mo magsalita, ba't dinediretso mo ngayon, di mo lang sinabing ano, baya mo, kung gusto nilang pagkain, di, huwag mo na lang sabihin. Pinahiya mo eh. Mga ganun, di ba? Kaya ang sabi ng iba, na tayo sumunod dyan. Di ba? Ganun sa church, huwag tayo mag-church dyan. I-unfriend na natin yan. I-blackball na natin, alam niyo yung blackball? Kasabihan sa English, yung sabihin nun, ayaw natin dyan, huwag tayo dyan. Yan. Huwag na natin kaibigan yan. Huwag nating unfriend, pero kahit ano, pag nakita natin, nag-invite or something, huwag na natin pansinin, di ba? So ngayon, so, ibig sabihin nito, mga soul winner, gusto nyo maging soul winner, maglingkod sa Diyos, ihanda nyo na yung sarili nyo sa mga ganyang klaseng tao nung panahon ni Jesus, may ganyan, lalo ngayon. Madaming ganyan na iba yung gustong usapan, focus, iba yung tinatanong. Kaya ba yan? Nagtawang ko ba yung 60? Ayun nga, yung sabi ko. Ang point ko dun sa verse 60 is, questions the viability of the matter. Pwede ba yun? Pwede ba talaga tayo mag-soul winning? Pwede ba yun? Kaya ba yun? Makatok natin lahat ng bahay? At least, may ano sa kanila, may witness. Hindi nila pwede sabihin sa Diyos, sa langit, eh, hindi, wala naman akong ano eh. Wala naman nagsabi sa akin eh. Eh kung kinatok natin yung mga bahay nila, pwede na sabihin sa Diyos yun? Hindi, kasi sabi mo, busy ka eh. So, ibig sabihin nun, inabot natin sila. Kung hindi man tayo ulit, iba naman, at least, may mga soul winner. So, yung mga mag-ingat kayo sa mga tao, sabihin, hindi kaya yan. Hindi yan ang paraan. Yun ang paraan ng Bible, anong paraan mo? Kino-question yung paraan ng Panginoon. Amen? So, paghanda niyo yun. Number two, make ready for murmurers, unbelievers, and then mga weak Christians. Handaan niyo yan. Para maging soul winner kayo, hindi kayo mahadlangan, ihanda niyo yung sarili niyo, okay? So, number one, don't be sidetracked. Number two, ihanda niyo yung sarili sa mga mahihina, unbeliever, sa mga murmurer. Okay? Sa Exodus, puro yan ang kasalanan nila. Murmur. Ba't masama yung murmur? Kasi sa balip na sabihin mo sa leader yung problema mo, sinasabi mo sa ibang tao, yung ibang tao maapektuhan, panghihinaan din. Kaya napakasama yung murmuring na yan. Amen?
yung gagawin niya, kung may problema kayo sa church, sabihin niyo sa pastor. Para mapaliwanag sa'yo, baka may kailangan ka lang ikaw mismo na particular sa'yo yung problema. Okay? So, masusolusyonan na ganyan pag sinabi mo. Diba? Eh, pag hindi, kakausapin mo yung katabi mo, parang mali yun. Malalaman ba yung tama at mali? Hindi. Ba't kaya ganun ginagawa ni pastor? Hindi mo malalaman. Kasi hindi mo pwedeng explain lahat sa'yo. Amen? Unless magtanong ka. Okay? So, number 3, dito medyo mag-focus tayo. Babalik tayo sa verse 29. Sabi dito, Jesus answered and said unto them, "This is the work of God, that ye believe on Him whom He hath sent." Importante ito. Again, ito yung mga works-based salvation. So, kailangan gumawa ka bago ka maligtas. Ano bang kalooban ng Diyos? Ito sinabi niya ng Panginoon. Anong gusto niya unang gawin nyo? Manampalataya muna kayo. Kasi pag gagawa ka, hindi ka nananampalataya sa Diyos, or medyo-medyo lang pananampalataya mo, hindi mo naintindihan yung dapat pananampalataya mo, gagawa ka, bandang uli, atras ka na. Kasi ang focus mo, kailangan paramihan pala ng tao sa church, hindi. Sa church, ang paramihan, sa soul winning, manampalataya muna sila. At mangyayari yun, pag yun, secured ka rin. Pag medyo nanginginig ka, ano, maniwala lang yun, ha? Ganun yung mga workspace, eh. Duda sila dyan. Hindi lang maniwala lang, eh. Nga sabi sa Bible, eh. Pukontay mo na naman. Nakita nyo ba dyan? Ito ang gusto ng Diyos. Itong tinatrabaho niya na manampalataya ka sa Kanya. Ang linaw. So, number one yan. Bago kayo maligtas, siyempre gusto niya maligtas kayo. Gusto niya maligtas kayo para maliligtas. Manampalataya ka. Kaya ngayon, lahat ng ginagawa natin, discipleship, yung practice natin para maniwala at manampalataya yung tao sa Panginoon. Bakit tayo may church? Para manampalataya sila. Bakit tayo may soul winning? Para manampalataya. Lahat yan. Okay? So, yun lang yung point number 3. Realize the work of God is that we believe on Jesus. Okay? Number 4, ito yung medyo marami. Anong nangyari? So, nabasa natin kanina sa 31. Ang alam natin, diba, nasa Exodus na tayo. Anong ginawa nila sa wilderness? Sila ay pinakain ng bread, diba, manna. Kaya sabi dyan, "Our fathers did eat in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat." Magaling din itong mga to, di ba? Alam nila yung scripture. Kaso, again, nakafocus sila sa pagkain na naman. Napansin niyo ba yun? Pinag-uusapan, kaligtasan, tapos, hindi, kailangan ko, may pagkain din. Eh, sila nga, kumain din eh. Ngayon, lilinawin ni Jesus yan, ibig sabihin nun. Sa verse 32, sabi dyan, "Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses give you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven." So, anong sabihin nun? So, totoo naman talaga, physical sila pinakain ng mana. Pero ang ginagawa ng Panginoon dito, mag-focus kayo ngayon sa ngayon. Ano ba binigay sa inyo? Mana? Gusto nyo mana rin. Eh, meron na kayong herds, meron na kayong, di ba, nakasettle na sila dun eh. Ano, gusto nyo mana? Kasi parang sarap ng mana, libre. Araw-araw, hindi ka na magtrabaho. Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa kanila nung time na yon. At sa atin ngayon, anong kalooban ng Diyos ngayon sa atin? Lord, magpakita ka rin ng miracles, ligtas lahat yan. Hindi yun ang kalooban niya ngayon eh. Ang kalooban niya ngayon, preach natin yung salita na mag-soul winning tayo. Okay? Kaya ang point number 4 is to focus on Jesus, not some old stories that you may not be able to be sure about. Sa Tagalog, huwag kang mag-focus sa mga kwento-kwento na hindi mo nga alam kung ano exactly yung nangyari doon. Sinabi sa atin ng Bible, yes. At naniniwala tayo doon, pero yung effects sa kanila noon, hindi mo alam exactly. At bakit sila pinakain na, hindi mo alam exactly. So ngayon, huwag kang mag-focus doon na, like, gusto ko yung magpakain ka ngayon. Pero magpakain ka rin ngayon para maniwala yung tao. Hindi nga ganun eh. Kaya sinabi doon, ginagawa ko to para manampalataya ka. Dito, sabi naman dito, nag-focus na ngayon siya kanino. Kanino tayo dahil mag-focus? Kanino tayo dahil mag-focus? Oh, hindi na kayo nakafocus. Kaya sabi ko lang kay Jesus, di ba? Focus on Jesus. Tingnan nyo. Sabi dyan, "My Father giveth you the true bread from heaven." Anong gusto yung tinapay? Sino mahilig sa tinapay dito? Anong gusto yung tinapay? Ilang klase ng tinapay alam mo? Konti lang na French bread. Ano ba? Pandesal.
Dati sa kanila, mana, ensaymada, pandikoko. Gutom na ba kayo? Gutom na ako eh. Pero sinasabi ng Panginoon, ito nga yung binibigay sa inyo. The true bread from heaven. Sino yun? Si Jesus. For the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. So sa soul winning, may mga magsasabi sa'yo dyan, Pastor, kamusta yan? Namimigay ka ng tracts, ng salita ng Diyos, baka may pagkain ka dyan. Mga ganun eh. Baka may pera ka dyan. Loko-loko yan mga yan. So anong gagawin mo? Pag nakafocus ka sa Panginoon, hindi mo yung papakinggan. Alam mo yung mas importante sa kanila, pag naligtas sila, ano pa naman yung pagkain? Ano ba na yung pagkain? Dali lang yun. Yung mga unbeliever nga, marami yan eh. Di ba? Kahit sinong tao, again, according to survey daw, ilan yung ilang tao yung namamatay sa mundo natin ngayon na sa gutom? Kilala ba kayo? May kapit-bahay ba kayo namatay sa gutom, mga bata? Uy, si ano? Kilala niyo ba si ano? Kapit-bahay natin na namatay sa gutom. Dahil walang may kilala ba kayo? Makita niyo na, di ba? So, ibig sabihin ko dito, kahit anong mangyari kasi may makakain ka, pag nagtabaho ka, pagkain na naman yan. Kaya mag-focus tayo sa Panginoon na sinasabi niyo dito, ang pinag-uusapan, kaligtasan ng kaluluwa, eh dahil ka sa pagkain, ano, ng gusto mong pagkain. Okay? So, the true bread, sabi niya sa 38, I am. Dito, sabi niya dito, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. Parang mali, ah. Yung sinabi dito, I am the bread of life. Yan. Okay? 41 pala. So ito, the Jews murmured, I am the bread which came down from heaven. Okay? So verse 51, ganun din. Sabi dito, I am the living bread which came down from heaven. So anong gusto yung bread? Pandesal o si Jesus? Si Jesus na kasi yung kanyang ginagawa niya. Spiritual yun eh. Okay? Mas mahalaga lagi mga bata, spiritual. So ganun din tayo. So importante yung soul winning. Hindi, mag feeding program tayo, maganda yan. Pero kung hindi naman mga soul winner yung mga tao mo, ano na, ipapakute lang yan doon, no? Naglilingkod na ako sa Diyos, tama na to. Kasi pag nagpapakain ka ng mga bata, magkukwento ka sa bata, hindi ka na masyadong mag-aaral eh. E pag soul winner ka, can you afford not to study doctrine pag soul winner ka? Hindi. Lalo sa ginagawa natin, lahat ng doors, lahat ng tao, sari-sari yan. Kaya ngayon, mag-aaral ka ngayon. Okay? Kung ang focus mo sa Panginoon, hindi ka masasidetrack itong mga, minsan, nagde-demand sila ng kung ano-ano. Okay? Then sa 39, balik tayo sa, sorry, sa 33. Makinig lang kayo mga bata, matutunan kayo kahit bata pa kayo. Sabi sa 33, for the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Okay, katulad ng isang tinapay, nagkakaroon ka ng konting buhay, di ba? Pero ang Panginoong Jesus, pag siya ang pinakinggan mo, hanggang eternal life yun. At maramihan. Okay, huwag kayo maingay. Isa pa, palabasin na kayo. Matuto kayong makinig. Ha? Huwag kayo magsasalita. Makinig lang. Hindi kayo makakapanginig kung nagsasalita kayo. Eh sabi dito sa 39 naman. 39 to 40. And this is the Father's will which hath sent me, that all which He hath given me should I lose nothing, but should raise it up. Yung binasa natin kanina eh. So gusto niya magligtas. At faithful siya. Sa kanina siya faithful? Sa nagsugo sa kanya. Okay? Ang gusto kong point dito, ganito. Kuna, ito mga batang to. Ngayon, sino pinapanganay sa inyo? Magkapatid ba kayo? Hindi, pero ito, pangalan. Si ito, mukhang mature to si ano eh. Si Jason, di ba? Jason, kunwari, ikaw yung ano, masinang maliit dito. Nagtitiwala ako ba kay Jason? O, di ba? Sabi niya, punta tayo doon, maganda doon. Sige. Bakit ka, ano, magtitiwala sa kanya? Kasi yung taong matapat, nakapagkatiwalaan. Dito, nung unang pansin nyo, dinadrive ni Jesus, ako matapat ako, bakit? Tapat ako dun sa nagsugo sa akin. Okay? Isa sa mga, ang hirap pagkatiwala, kahit sa amin sa trabaho dati, pag may boss ako nun, iba yung sinasabi, iba yung sinabi ng boss-boss namin, iba yung sinasabi niya. Nagtiwala ba ako dito? Diba? So ngayon si Jesus, ganun, tapat siya sa Ama, tapat siya sa Diyos,
pwede tayong magtiwala sa kanya at mag-focus tayo sa kanya. Ganun yun. Pag may soul winner ka, dapat yung susundan mo, tapat din sa salita ng Diyos. Pag may sinabi dyan na ibang doktrina na, kung ikinig ka ba doon, ito yung sinabi ng Diyos. Iba, sasabihin mo, iba. So, huwag ka magtiwala doon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Okay? Again, minsan kasi, hindi wala nang perfect ng pastor. So, kaya, nag-focus tayo kay Jesus. Okay? At sabi sa 68, sa verse 69, ito naman yung, siyempre, nasubok din yung mga disipulo. Okay? Andun yung mga disipulo, andun yung mga mahinang disipulo, andun yung mga unbeliever. And dami nag-aalisan ngayon. Okay, yung mga disipulo ngayon, at si Jesus mismo tinanong, okay, alis na ba kayo? Ngayon sa church, ganun niya, may mga mas matanda mature sa inyo, medyo nausubok yung church, anong gagawin mo? Parang di pinapahalaga nung evangelical winning, wag na rin tayo. Ganun ba? No! Katulad ng Panginoong Jesus, nasa kanya, sento siya ng pananampalataya, dapat tayo mag-focus sa kanya. Sabi ni Peter, ganito. Eh, saan kami pupunta? Pag umalis kami, saan kami pupunta? Diba? Nasa iyo ang salita ng makapangyarihan at ito ay eternal. At ikaw ang, at sigurado kami na ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos. Okay? So, yun ang sinasabi ko. Pag may sinabi si Jesus, mag-focus tayo doon, eh, ibang yung sinasabi ng ibang pastor, may bagong paraan na rin ngayon para dumami. Gusto mo yun? Ay, doon tayo dadaan. Hindi nga yun ang ating goal eh. Hindi yun ang goal natin. Huwag tayong ma-intimidate sa mga yan. Amen? Huwag nating isuko yung bandera. Kaya nga tayo andito eh. Para mag-soul winning, tapos hindi ata yung ganun yung paraan. Okay, hindi. Last na lang to. Mapabilis lang tuloy. No? Number 5. Ito yung pinaka-message natin, okay? So, verse 47, sabi dito, actually, paulit-ulit to eh. Kinokontra siya, ano sabi niya lagi, napansin niyo ba? Sabi niya, verily, verily, I say unto you. Verily, verily, I say unto you. Sigurado to, he that believeth on me hath everlasting life. Hindi, hindi sapat yung manampalataya lang, dapat mag-repent. Yan ang sinabi niya, manampalataya lang, meron na siya. Meron na siyang everlasting life. Okay, mga bata, ligtas ka na ba? Bata pa to eh. Okay? Pero sinasabi dito, mga soul winner, para sa ating mga soul winner, ano? Sinabi ng Diyos, malinaw, panghawakan natin. Amen? Manampalatay tayo sa Diyos. Okay? Sigurado yan, gusto ng Diyos na magligtas itong kanyang kalooban hanggat marami, mas maganda. Gusto ba ng Diyos na may mapunta sa impyerno? Hindi. Again, Calvinist na naman ang kalaban dyan. Hindi pinili ng Diyos ang iba sa impyerno. Walang ganun sa Bible. Kaya ngayon, anong gagawin na natin? Ito ang gusto ng Diyos. Anong gagawin natin? Gawa tayo yung sarili natin, ganun ba? Ito na nga yung gusto ng Diyos, soul winning eh. Okay, let us do our part at mag-continue tayo kahit hindi tayo kampiyan ng iba, may iba silang method. Hindi ganun, okay? Anong gusto ng Diyos? Soul winning. Yun ang gusto natin, amen? Yun ang gagawin natin. Kaya, let us be reminded, sabi sa Romans 12:2, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Pag nabago na yung pag-iisip nyo ng salita ng Diyos, doon kayo sumunod. Para daw ano? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ito ang gusto niya. Hindi mo rin malalaman yan agad pag nagtanong ang tanong ka lang. Gawin mo na at mapatunayan mo. Yung sinasabi doon, prove eh. Ay, napatunayan ko, nag-soul winning ako, asaya ko, asaya nung mga naligtas. Walang masabi sa akin yung mga konta dyan, mga Calvinist, walang masabi sa akin. O yun, napatunayan mo yung tama, gawin mo na. Amen? Lastly, sabi sa 1 John 2:17, the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Bukod sa naligtas ka, dahil na nampalataya ka, ay lalo na pati yung mga ginagawa mo. Pag soul winner ka, walang pwede magsabi sa'yo, eh, walang kwenta ginagawa mo. Baliktad. Silang walang kwenta pag hindi sila soul winner. Amen? Amen. Okay, sana naintindihan na, na-push pa tayo, na-convince tayo na ito yung the best natin gawin, ito yung gagawin natin ng ating church, regardless kung anong tingin sa atin ng iba. Amen? Amen. Well, let's pray, Panginoon. Maraming salamat. Emphasize, Lord, ang soul winning.
Itong aming kailangan gawin. Itong inyong kalooban. This is the will of the Father. Itong aming gagawin. So we pray na aming soul winning seminar, magiging success, Lord, at this aming church. Yung iba, Panginoon, sana na-influence din namin sila, makonvict sila, mga pastol, na aminado, Lord, sila. Sinabi nila na na-neglect na itong bagay na to, napapalitan ng ibang secondary dapat na ministry. Panginoon, we pray na tulong din kami. At kami rin po, Panginoon, magpapatuloy kami, hindi kami discouraged dahil hindi kami nakatingin sa tingin ng ibang tao, but inyong kalooban na pinpoint namin ngayong umaga. Ito ang inyong kalooban, itong gagawin namin. So we pray na tulungan nyo lang kami sa gitnong bagay at pagpalaan yung bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, malinaw?